Sa balitang esports, matapos ang dalawang matagumpay na serye, pasok na ang Echo Philippines sa knockout stage ng Mobile Legends Southeast Asia Cup na idinarao sa Phnom Penh, Cambodia. Balikan natin ang aksyon sa ulat ni Rafael Bandairel. Kumpletong dominasyon ang ipinamalas ng world champion Echo Philippines sa group stage ng Mobile Legends Southeast Asia Cup. Noong Sabado, pinayuko ng mga orka ang EVO Esports ng Laos upang simulan ang kanilang kampanya. Habang kagabi naman, lampaso rin ang inabot ng Turkish team Fireflux Impunity. Halos perpekto ang kartada ng Echo sa group stage maliban sa kanilang Game 2 kontra sa mga Europeo, kung saan nagawang makasungkit ng isang upset ng Fireflux Impunity. Gayunpaman, hindi na nagpatinag ang Echo sa Game 3 ng serye nang tuluyan nilang tambakan ang kanilang mga kalaban sa score na 17 kills to 0 at isang dambuhalang 15,000 gold lead. Sa dulo, si Echo XP laner Sanford Vinuya ang hinirang na MVP. Parang normal lang po pag natatalo po kami. Parang inisip lang po namin ano yung nagpapahirap sa amin and yun po yung parang susolusyonan po namin and mas lilindisin po yun namin yung laro namin. Dahil dito, pasok na ang M4 at MPL Season 11 champion sa knockout stage ng naturang torneo. Gayunpaman, hirit ni Echo Head Coach Harold Tiktak Reyes, hindi ito dahilan para magpakampante ang kanyang koponan. Actually, wala kaming breaks. Kunwari, nanalo kami ngayon. So, tuloy-tuloy pa rin yung practice namin, scripts namin. So, hanggang sa mapunta sa knockout stage. Samantala, ngayong araw naman magsisimula ang aksyon para sa pangalawang Filipino squad sa MSC na Blacklist International. Makakatunggali ng mga agents ang OPI Pegasus ng Indonesia. Rafael Bandairel, PTV Sports.